Okay, so nandito kami ngayon sa shop na magiging studio na. Para maglinis. Ayan, ito yung mga natambak from mga previous construction. So, naging ano lang talaga to, parang bodega. Tapos, ito yung iba ko pang crafting supplies. So, ayan. Linis-linis muna kami. Ito ang before. Ayun si Kuya. Anong pinagtabasan na ano. Si Parlin ata yun. Ay, iyaano ata nila yun. Bakal iyaano nila, bebenta nila. Oo, papakilo nila. Pero at least diba, may income sila. Oo. So yung mga tirang, mga pwede pang mabentang bakal bote. Si Kuya na parang kinakailangan niya. Alin? Parang plywood na sa mga kapos. Nagawa siya na ng simple na rin. Oo. May naiwan din kami, ay may pinamigay din kami kaninang ano, yung medyo, yung pinagtabasan ng plywood dun sa bar counter namin. Kasi wala naman din paglalagyan, tsaka wala akong paggagamitan, hindi ko siya magagamit. So, since kesa naman nakatambak siya, ilang buwan na siya nakatambak dito, no more than 6 months na ata. So, pinamigay na lang namin, at least baka may nangangailangan or kung gusto ng mga makakuha, ano nila, per kilo ba tawag doon? Per kilo? Ewan ko kusta yun. Yung parang bakal bote or bebenta nila sa junk shop, ganun. Ayan na, lumuwag na. So, dito yung magiging, lalagyan ko ng parang back, yung backdrop sa photography studio. Tapos dito na rin ako mag-film nung yung mga step-by-step ko sa crafts. Tapos itong area na to, ito yung next naming lilinisin eh. Kasi kakatanggal pa lang yung mga gamit. Itong area na to, dyan ako. Yun yung workstation ko talaga. Ayan, update ko kayo. Paano? Feel na feel niya mag-squeegee dun sa labas. So, nag-7-11 siya ulit for our breakfast. Ay, ang ingay nung karada. Ano ata ngayon? Founding anniversary ng Rizal? Tama ba? Ewan ko. So yun, siopaw ulit and ano to, hot chocolate, Hershey's hot chocolate, tsaka French vanilla. Tapos, siopaw lang lahat yung binili mo. Siopaw lang. Tapos, ito yung na-discovery namin. Meron palang whole wheat, yung fuwa-fuwa na nabili din niya nung ano, nung nag-brown out. Mm-hmm. Ano siya, para siyang Japanese soft bread. Ang lambot! Oh my God! Ngayon lang ako nakahawak ng wheat bread na ganito kalambot. Kasi ang sarap nung ano, as in sulit na sulit yung bili namin dun sa ano. Flat twist. Dun sa isa. Ano. 68 pesos lang siya. Oo nga, 68 lang. Mura na yun, no? Sobrang bagay siya sa ano. Kasi sa ang laki. Couples lang. Yung dinakaubos ng true. Bread. Kasi nasisiraan kami ng ano eh, ng tinapay. Kaya sakto to sa amin. Tapos, enjoy pa siyang kainin. Hindi yung parang mapipilitan kang kainin na ano. Kasi antigas. Oo, ito. Tsaka ang laki nito. Isang ano lang. Actually, isang slice nga lang. Minsan busog ka nito. Sa hangin. Oo, yun pa. Ayan. Bumili rin pala siya ng donut. Ano to? Mr. Donut ba to? Mr. Donut. Na matcha. So, ewan ko anong lasa nito. Green tea daw, hindi daw matcha. So, tikman natin. Di maipinta. Hinahanap ko kasi yung lasang
green tea. Wala, parang icing lang siya. So, ito na yung temporary studio ko. Dapat na magiging cafe sana namin. Pero dahil nga nagka-pandemic, hindi namin muna tinuloy. And ngayon, ginawa ko muna siyang temporary craft studio para makapag-focus ako sa crafting and dun sa crafting channel ko, which is yun ngang World of Doll Crafts. So ito yung work table. Lifetime table lang siya kasi nga may tendency maging messy kapag crafting, di ba? So ayan, ito na yung pinaka-minimalist na kaya kong gawin for my craft studio. Tapos, nandito na rin tong office chair ko, pero mukhang kailangan ko tong palitan kasi may mga activities ako na ayoko nung magalaw ako. So, baka palitan ko to. And ito naman, temporary lang to. Kapag kasi minsan jo-join in sa akin si Eric, dito na din siya kakain, ganun. Pag nag-work ako, so yan, may extra chair dito, pero papalitan ko pa din to. Tapos dito naman, ito, dati ko na tong makeup table, as in naging, sorry, tabi muna natin tong Bluetooth speakers. Dati ko na tong table, actually ako nag-design nito, and pinagawa lang namin siya, sorry sa basura. Talagang, gusto ko lang pakita, nagamit ko na to the other night. So, ayan, binili lang namin to sa hardware. Tapos ito, mga tirang kahoy lang to. Tapos pina-carpintero lang namin. Dinrowing ko lang yung pinakamagiging design niya. So, yan siya. So, pininturahan ko lang siya ng gold. Yung paa, tapos white to. Tapos, andito yung sewing machine. Mura lang to. Sa Lazada ko ata to nabili. Ilang years ago na. Tapos, nandito yung mga patterns ko ng doll clothes. Ayan. Tapos, may face mask kapag mabilis na ano kailangan hugutin kasi may door dito. Ayan. So, kapag lalabas, madaling kumuha kapag nakalimutan namin yung face mask. Tapos itong accent na to, ito dati na to, I think nakita nyo na rin to dati sa kitchen namin, nilagay ko to pansamantala. Tapos ito yung wedding bouquet ko to. So yan, ako ang gumawa nito, so DIY lang to. Ayan, mga brooches yan. Tapos ito, artificial flowers lang to. So yan, tapos yan, DIY na handle. Kasi rustic yung theme nung wedding namin. Tapos yun nga, ayoko kasi ng nalalanta yung bulaklak. So sabi ko, gusto ko ng artificial flowers for my wedding para matatago ko siya. And ayan, naka-display pa din siya until now. Tapos ito naman, ito yung naging ring holder namin nung wedding. So nandito yung wedding rings namin. Tapos,
itong mga nandito, dilim ba? Ayan, ito yung dumi na. Ito yung boutonniere ni Eric nung wedding. Tapos ito yung dun sa baby brother ko, dahil siya yung ring bearer namin. Tapos ito ay sa father ko, boutonniere ng father ko nung wedding. So ayan, nakaano lang sila dyan, nakatago lang sila dyan para keepsake. So yan, dito yung makeup mirror ko para kapag gusto kong gumawa ng makeup video or wala lang, gusto ko lang mag-inarte dito, meron akong mirror dyan. Tapos itong lampshade na to, matagal na din to sa akin. Dalaga pa ako na sa akin na to. And binili ko to kasi it reminds me of Sex and the City. Parang New York skyline kasi siya. So yun, kaya ako siya nagustuhan. And very classy yung finish niya. Tapos itong trolley. Ayan, dati na rin to sa akin. Ang goal ko lang dito is lahat ng tools ko magkasya dito sa trolley na to. Yung mga tools, mga ganyan, mga pangpintura, adhesives, mga glue, ayan, ruler, yung mga small tools na ganyan. Gusto ko nandito lang sila para pwede kong hatakin kahit nasaan ako. Kung halimbawa, gagawa ako doon or dito sa kabilang side ng table, kayang-kaya ko siyang hatakin. Ito naman yung, 'di ba ito nabili namin to, dapat paglalagyan to nung mga existing ko na dioramas or yung mga doll rooms. Pero sabi ko nung lumipat ako dito, gawin ko na lang siyang storage. So bumili kami ng itong mga storage basket na to. Plastic lang to. And nandiyan yung mga iba pang supplies. Naka-ano na yan, naka-organize na siya by, ano man tayo, by category. So, nandito yung mga artificial flowers. Not necessarily pang miniature, pwede rin pang decorate ng bahay. So, nandyan lahat ng artificial flowers. Tapos ito, ano ba to? Hindi ko na maalala, pero parang mga random to. Random craft supply. Yung mga hindi ko alam kung saan category sila. Tapos ito ata yung mga, ay yung big items for nakasama nung Barbie house. So, iaano ko pa yan, yung mga i-repaint ko pa yan. Tapos ito mga miscellaneous items lang yan na very random, hindi siya pang crafts or anything. Ewan ko, basta kung ano lang mga nakita ko na hindi ko ma-identify kung pang-craft ba sila or what. Tapos, ito yung mga dolls. So, nandito yung mga dolls and yung mga clothes nila. Tapos, ito mga beading supplies, pero ito na ilagay ko kahapon. Pero basically yan, mga beads and sewing. Beading and sewing supplies. Tapos ito, dapat to mga ano, mga tela, hindi nakita. Basta tela, ribbons, mga ganyan. Tapos ito, mga papers, popsicle sticks. Ayan. Tapos ito naman ay clay. So, nandito yung lutuan ko ng polymer clay. Tapos ito, nandito lahat ng polymer clay ko. So, yan, pang clay lahat yan. So, mas organized siya this way. And then, ano pa ba papakita ko? Ito, yung dati ko ng, ano yan? Dati ko ng project, nakita nyo na ata yan. Pinakita ko na sa previous vlog. Nire-upload ko yung dati naming vlog. And then, actually, nabasa nga ito eh. Nung nagkaroon ng tulo dito, nung minsang umulan. So, nabasa siya.
Pero okay pa rin naman siya. I think before mag-Christmas, i-reinforce ko to. Para kasing ayoko siyang i-give up kasi pinaghirapan ko yan eh. Tsaka ano, pag Pasko, sobrang nice niyang gawing decoration. So yun, ayoko siyang i-give up. At saka may kailangan akong i-reinforce dito sa ilalim kasi parang lumulundo yung gitna niya. So maybe before Christmas, mahaharap ko na siya. Tapos ayan, mga softboxes kapag mag-shoot ng video, kapag yung dito, pwede ko naman siyang hatakin dito. So yun, additional light. Tapos dito, kapag mag-shoot ako, ayan, may ring light din doon. And ayan, another softbox. Kasi itong mga lights na yan, naka-prepare yan talaga for ano dapat. Yung para nga dun sa cafe namin. Tapos dapat kasi magkakaroon dito ng medyo mataas na table, parang bar type. Tapos bar stools. So yun, dahil hindi natuloy, eh ayan, ganyan muna siya. Naka-accentuate naman siya dito sa room. So yan, yan na yun. Dito, yung mga doll rooms, mga dioramas. And then, doon naman, pasok tayo doon. Nandun lang yung mga makalat talaga. Yung mga panglinis, vacuum, and ito, nabili namin to sa Daiso. Sobrang love na love ko to. Parang yung pang mall na ano. Ito, 60 by 60 tile yung tiles namin dito. So, kasyang-kasya siya. Ang dami niyang maano agad, mahahawing dumi. Tapos yan yung mga nabili ko online na second hand na mga Barbie items. At saka ako napapakita sa inyo. Nakabili ako ng salon. Okay, ito naman. Pagbukas nito, di ba bumukas ng kusa? So dito naman, ayan, nandyan yung computer para kung meron akong i-edit para i-print. Tapos nandun lang yung printer. Kasi very important yung printer and PC para sa akin kapag nagka-crafts. Kasi yung mga kailangan ko dito, ayan, marami akong piniprint eh. Yan yung mga maliit na items na yan, yan. Tapos yung mga wallpaper din na ginagamit ko. Lahat yan, pinprint lang sa printer. So very important talaga siya sa akin. Marami akong kailangan i-print. Kaya very important na meron akong sariling computer dito sa studio para hindi ko na kailangan umakyat at mag-edit at mag-print. Kasi mawawala ako sa momentum pag ganun. So yan, ayan din yung ano, nakita nyo na yan. Alam nyo na yan. So yun lang muna papakita ko. Wala naman ng ibang ganap dito sa craft studio. Update kung hanggang kailan ako dito, hindi ko pa alam kasi di rin natin alam hanggang kailan yung pandemic. Kasi as much as possible, ayaw namin tong i-open as cafe na may virus pa kasi nakakatakot. Kasi nandito yung buong family namin. Pero tingnan natin, hindi talaga natin masabi. Kapag siguro talagang bumababa na yung cases, baka. And kung saan ko ilalagay itong mga to by that time, hindi ko pa rin alam. Baka bumili na kami ng bagong bahay, ganun. Para sa kanila. Pero yun, kasi nga, may income, nag-generate ng income yung channel ko na yun. So sabi ko, might as well, i-turn na lang namin to into my studio, my work studio, para nag-generate naman ng income, ba? Diba? Instead na yung cafe namin na hindi namin matuloy-tuloy, hindi nag-generate ng income. So yun, yun lang muna. Kaya hindi ako nagpapakita sa inyo dahil ako ay savog na. Matutulog na nga sana ako, pero sabi ko, hindi ko ata ito na ipakita dun sa, nung naglinis kami, hindi ko na napakita yung kung ano yung nangyari, kung ano yung naging outcome. So, ngayon, ayan, papakita ko na sa inyo para ma-edit ko na rin yung vlog. At ma-edit ko na rin yung next vlog kasi natatambakan na ako. Okay? So, yun lang muna. See you on our next video. Bye!